Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Inihahandog ng ABS-CBN Integrated News at ng DZMM ang Himala sa Fatima. Ito ang Portugal. Let us bring God back to our house. Nagtungo kami rito kasama ang ilang pilgrims, hindi lamang dahil sa ganda ng bansang ito, kundi sa mga himalang naitala ng simbahang Katolika. Eksaktong 102 taon na ang nakalilipas. Lamang ito ng Espanya na nanakop at nagpalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Isang Portuges, si Ferdinand Magellan, ang naglayag sa karagatan sa ngalan ng hari ng Espanya at nakadiskubre sa mga isla ng Pilipinas. Kilala ang Portugal sa sardinas, ceramics, at alam. Isang bansang Katolika, kinikilala rin ang Portugal bilang isa sa mga may pinakamatandang sibilisasyon sa buong mundo. 109 kilometro sa hilaga ng kabisera ng Lisbon ang munting bayan ng Fatima. Dito naganap ang tinaguriang mga aparisyon kung saan ilang beses na nagpakita ang Birheng Maria sa 3 bata. Ito ang bayan ng Aljustrel at dito sinilang, lumaki at namuhay ang 3 batang pastol, si Francisco, Jacinta at Lucia. Itinayo ang bahay na ito noong 1888 at kinumpuni noong taong 2000. Dito ipinanganak sina Francisco at Jacinta Marto at ang 7 nilang kapatid. Katulad ng mga bata sa kanilang baryo, hindi sila nakapag-aral. Si Francisco, isang ordinaryong batang lalaki, may kaunting inklinasyon sa musika, ngunit tahimik, mahilig mapag-isa at magmuni-muni. Kabaligtaran naman niya ang nakababatang kapatid na si Jacinta. Magiliw, malambing, mahilig sumayaw at kumanta. Malapit lang kina Francisco at Jacinta ang bahay naman ng pamilya Dos Santos, kung saan isinilang at lumaki ang pinsan nilang si Lucia. Itinayo ito noong 1885 at muling isinaayos noong 1987. Si Lucia, ang bunso sa 6 na magkakapatid. Bata pa lamang, nakagawa na siya ng ilang tula
at awitin. Ito naman ang parokya ng Fatima kung saan dininyagan at nagsisimba ang tatlong bata kasama ang kanilang pamilya. Dito na rin nag-first communion si Lucia. Malapit sa isa't isa ang magkapatid na Francisco at Jacinta at pinsan nilang si Lucia. Halos magkakaedad kasi sila, kaya't sila rin ang laging magkakasama, maging sa pagpapastol ng mga alagang tupa ng kanilang pamilya. At dahil mga bata, mahilig silang maghabulan sa mga puno ng igos o fig tree at uliba. Isang araw, biglang umulan at sumilong ang mga bata sa tabi ng burol na tinatawag na Cabesyo. Nang tumila, doon na sila nananghalian, nagdasal at naglaro. Habang naglalaro, biglang umihip ang napakalakas na hangin at tumambad sa kanila ang isang kagilagilalas na pangyayari. Sa lugar na ito noong Tagsibol ng taong 1916, napakita ang anghel sa tatlong batang pastol. Isinalarawan nila ang kaanyuan ng anghel na ito na isang lalaking maputi at maputi pa sa niebe. Kumikinang at makislap na parang kristal. Napapaligiran ang mga sinag ng araw. Nagpakilala ang anghel bilang Angel of Peace o Anghel ng Kapayapaan at nagbilin sa mga bata na manalangin sa Panginoong Jesus at sa ating Malabireng Maria sa ganitong paraan. Aking Panginoon, ako'y nananalig, ako'y sumasamba, ako'y umaasa at umiibig sa iyo. Hinihingi ko ang iyong pagpapatawad sa mga taong hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi umiibig sa iyo. Dalawang beses pang nagpakita ang anghel sa tatlong bata. Tag-init ng taong din yun, bumalik ang anghel. Nagpakilala bilang Anghel de la Guardia ng Portugal. Ibinili niya na lalong magdasal ang mga bata, tanggapin at tiisin ang anumang mangyayari sa kanila, at ialay ang lahat ng kanilang gawain, gaano man kaliit, bilang sakripisyo sa ngalan ng Diyos. Sa ibabaw ng kalis ay nakalutang ang isang ostia. At mula dito, pumapatak ang dugo sa kalis. Isinubo ng anghel ang ostya kay Lucia. Ipinainom ang dugo sa kalis kina Francisco at Jacinta. At sabay-sabay silang nagdasal bago tuluyang naglaho ang anghel. Hindi na muling nagpakita ang anghel sa tatlong bata. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa halip, dito pa lang nagsimula ang mga himalang hindi naging madaling paniwalaan. Nagulat ang mga tao dahil ang araw ay umiinog, gumagalaw, nag-iiba-iba ng kulay. So nung una, ang mga tao ay namangha. Subalit ang pagkamanghang ito ay napalitan ng pagkatakot. Magbabalik ang himala sa Fatima. Nagbabalik ang himala sa Fatima. Okay.
Ito ang Covada area at ito ang landas ng pagdedebosyon. May layong 300 metro at natatapos sa Chapel of the Apparition. Ang mga deboto ay naglalakad ng paluhod. Bitbit sa kanilang mga puso ang pag-asa at pagsusumamo na malampasan ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Kasama sa kanilang paglalakad na ito ng paluhod, ang paghahain ng kanilang pasasalamat sa Panginoon sa mga biyayang kanilang natanggap. 4 milyong debotong Katoliko ang dumarayo sa santuario ng Our Lady of Fatima sa Covada area taon-taon. Mula noon hanggang ngayon, tuwing 9:30 ng gabi, pagkatapos ng pagdiriwang ng banal na misa at pagdarasal ng Santo Rosario na dinadaluhan ng iba't ibang lahi sa buong mundo, isinasagawa naman ang prosesyon ng krus at ng imahe ng Birhen ng Fatima. Sentro ng santuario, ang kapilya ng mga aparisyon o Chapel of Apparitions. Ang marmol na pedestal kung saan nakaluklok ang imahe ng Birheng Maria, ang mismong lugar kung saan nagpakita ang mahal na ina kina Francisco, Jacinta at Lucia. Sa ulunan ng plaza, ang malaking Basilica of Our Lady of the Rosary. Sa kabilang dulo, katapat ng basilika, ang bilugang gusali ng Pope Paul VI Pastoral Center. Pinasinayaan ni Pope John Paul II noong taong 1982 at nagsisilbing sentro ng pag-aaral at pagninilay sa mga mensahe ng Fatima. At katabi nito ang isang malaking krus na may modernong disenyo. Tanda na sa kabila ng masinhing debosyon kay Maria, nananaig ang kapangyarihan ng anak ng Diyos na si Jesus. Bago maging isang pilgrimage site, isa lang itong simpleng pastulan. Kung saan dinadala rin ni Francisco, Jacinta at Lucia ang kanilang mga alagang tupa. Matapos ang 3 beses sa pagpapakita ng anghel sa 3 bata, may isa pang pangyaring bumago, hindi lamang sa buhay ng mga bata kundi sa milyon-milyong mananampalataya sa buong daigdig. Kwento ni Ginoong Jill Santio, kasapi ng World Apostolate of Fatima sa Pilipinas at deboto ng Mahal na Birhen ng Fatima. 13 ng Mayo, 1917. Nakakita sila ng parang tila pagkinlat. Subalit ay talaga kinlat. No, parang liwanag. So sa pag-aakala nila na uulan, ginawa nila ay minadali nila na tipunin lahat yung mga tupa, no? Ngayon sa paglipat nila sa kabilang direksyon, nakakita sila ng liwanag. At doon sa liwanag na yon, nakita nila yung babae. Isang babaeng mas maningning pa sa sikat ng araw. Isang napakagandang babaeng nababalot sa liwanag ang tumambad sa harap ng mga bata. Bilang pinakamatanda at tanging nakaririnig sa sinasabi ng babae, si Lucia ang nakipag-usap sa kanya. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo sasaktan. Taga saan ka? Galing ako sa langit. Anong kailangan mo sa amin? Nais kong pumarito kayo tuwing 13 ng buwan sa susunod na 5 buwan. Gustong malaman ng mga bata kung isasama sila ng babae sa langit. Nangako ang babaeng nababalot sa liwanag na isasama niya sila sa langit. Pero hindi pa panahon, hamon niya kay Lucia.
Handa ba kayong ihandog ang iyong sarili sa Diyos upang magtiis sa mga pagdurusa na maaari niyang ipadala sa inyo? Ito'y bilang kapalit sa mga kasalanang nakasakit sa Kanya at upang mailigtas ang mga makasalanan. Matapos yun, binuksan ng babae ang nagliliwanag niyang mga kamay at idinampi sa dibdib ng tatlong bata. Sa haplos na yon, damang-dama nila na kapiling nila ang Diyos. Bago naglaho, may mahigpit na habilin sa kanila ang babae. Sinabi din niya na kailangan magdasal ng rosaryo ang mga bata. So, unang pagpapakita ay nabanggit na din na kinakailangan ang pag-aalay ng mga sakripisyo, lalo-lalo na sa kapagbabalik loob ng mga makasalanan. Hindi ko sinabing siya ang birhen. Lucia, anong ibig sabihin? Ikinuwento ng mga bata sa kanilang mga magulang ang pangyayari, pero hindi sila pinaniwalaan. Nakita namin siyang bumaba sa langit at napakaganda niya, inay. Kalapastanganan. Ito ay kasalanan. Aba, narito palang ating Santa Santita. Kumalat sa ibang tao ang kwento, pero pinagdudahan sila, kinutya at pinagtawanan. Matapos ang isang buwan, sa petsang itinakda ng babae sa liwanag, nagpakita ang mahal na birhen sa ikalawang pagkakataon. Dahil kumalat na sa kanilang komunidad ang kwento ng mga bata, mahigit 50 tao ang nagpunta sa lugar para makiusyoso. Ito naman yung magandang palitan ng pag-uusap ng mahal na birhen at ni Sister Lucia. Ang sabi ng mahal na birhen, handa ba kayo na magsakripisyo? Ialay yung mga sarili bilang sakripisyo. Sinagot niya ng yes. Pero napagtanto niya, bakit nga daw ba niya sinagot ng yes? Kasi bata pa siya noon, hindi pa niya alam ano yung sacrifices, no? So, nalungkot siya at nakita ng mahal na birhen yung pagkamalungkot niya. Parang nabother siya, no? Parang nabalisa siya. Sa pagkakataong ito, gusto ng tatlong bata na sumama na sa langit. Ang sabi ng mahal na ina, kukunin niya si Jacinta at Francisco sa lalong madaling panahon. Pero mananatili pa ng matagal si Lucia sa mundo. Naiwan, matagal na buhay si Sister Lucia dahil may mission pa siya. At iyon ay upang ipalaganap ang debosyon sa kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria. Mabilis na kumalat sa ibang bayan na nagpapakita sa mga bata ang pinaniniwalaan ng marami na si Birheng Maria. Sa ikatlong aparisyon noong Hulyo 13, 1917, lumobo sa ilang libong tao ang dumagsa sa Covada area. Sa pamagitan ng Lucia, muling tinanong ng mga bata kung sino ang babaeng nagpakita sa kanila. Hiniling nilang magmilagro siya para maniwala ang mga tao sa sinasabi nila. Muling hiniling ng babae na ituloy ng mga bata ang pagrosaryo. Itinuro rin niya ang isang panalangin matapos ang bawat dekada nito. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. O my Jesus, forgive us our sins. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Save us from the fires of hell. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. And lead all souls into heaven. Lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalala. Especially those in most need of thy mercy. Amen. Bago tuluyang lumisan, nag-iwan ng 300 ang mahal na birhen sa mga bata. Nang sumunod na buwan, sa napagkasundo ang araw ng pagkikita, muling nagtipon ng libu-libong tao sa takdang lugar.
Namalas na mga nandoon ang pangkulong at pangtidla ng karaniwang hudyat ng pagdating ng babaeng balot sa liwanag at pinaniniwalaan si Santa Maria na ina ni Jesus. Ngunit wala doon ang tatlong bata. Kawal, handa na ba ang mantika? Kulo na. Tinakot pa ang tatlong bata na ilulubog sila sa kumukulong langis kung hindi nila sasabihing fake news ang aparisyon ng Birheng Maria. Pero hindi sila natinag sa banta ng pahirap at kamatayan, kaya't pinalaya rin sila. Noong Agosto 19, anim na araw makalipas ang dapat sana'y ika-apat na pagkikita ng Birhen at ng mga bata, nagtagpo rin sila dito sa Valinhos. Malapit lamang sa bahay ni Jacinta, Lucia at Francisco. 1 ng Setyembre, umabot sa mahigit 30,000 ang mga taong dumagsak sa Fatima. Yung sa September apparition, madami nang pumupunta sa, madami nang naroon sa Cova. No, the news already spread in their place and in other nearby places, no, sa mga malalapit na lugar. Kaya yung mga tao pumupunta na talaga sa kanila. Sa pagkakataong ito, may hiniling ang mga bata sa mahal na Birhen. Sabi ni Lucia kasi, baka maaari niyong tulungan yung mga lumalapit sa akin na mga may sakit, may mga bulag, may karamdaman, may bingi. Sabi ng mahal na Birhen, yung iba gagaling, pero yung iba hindi. At yung iba maaaring matagal pa bago gumaling. Sapagkat ang kailangan ng mahal na Birhen ay ang tunay na pagbabalik loob sa Diyos, tunay na pag-asa, tunay na pananampalataya. Doon lamang makikita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sangayon sa pananampalataya ng bawat isa. At bago lumisan, may ipinangako sa mga bata ang babae sa kanila. Sa Oktubre, malalantad na kung sino ako. Magaganap ang isang himala para maniwala ang lahat. Pagsapit ng Oktubre 13, magdamag na umulan sa Cova da Iria. Gayunman, higit pa sa doble ang dami ng taong dumayo para masaksihan ang pangakong himala. Maputik ang paligid at basang-basa sa ulan na ang madlang nagtipon doon. Pagsapit ng katanghalian, muling nagpakita ang mahal na Birhen kina Francisco, Jacinta at Lucia. Hiniling niya ang pagpapatayo ng isang kapilya sa lugar. Nagpakilala rin siya sa kanila bilang ina ng Santo Rosario. Ibinili niya na ang araw-araw na pagdarasal nito ang tatapos sa giyera. Makakauwi na rin anya ang mga sundalo sa kanilang pamilya at makakabit ang kapayapaan. O mahal na Reyna ng Rosario, nangako ka ng himala, ipakita mo po sa kanila nang sila'y maniwala. Matapos ay isinakatuparan ng Birhen ang himala sa Fatima. Tinuro ng mahal na Birhen ang direksyon ng araw. Nagulat ang mga tao dahil ang araw ay umiinog, gumagalaw, nag-iiba-iba ng kulay. So nung una, ang mga tao ay namangha. Subalit ang pagkamanghang ito ay napalitan ng pagkatakot nang nakita nila na tila nawawala sa kanyang kinalalagyan ng araw. So sa pag-aakala ng iba na yun na ang katapusan ng mundo, sila ay tumangis, sila ay lumuhod, nagdasal at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit ang araw ay muling bumalik sa kanyang kinaroroonan. Ang mga tao ay nagulat na ang paligid na basang-basa dahil sa malakas na pag-ulan simula nung nakaraang gabi ay biglang naging tuyo. Ngayon din ang kanilang mga kasuotan, biglang natuyo. Sa pananaw ng dalubhasa sa buhay ni Maria, na si Father Yulito Ignacio ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines,
sadyang kagila-gilalas ang nangyari sa Fatima. Parang sinasabi ng Blessed Mother, ganyan din ang reality ng mundo. Sa gitna ng kadiliman ng mundo, magwawagi pa rin at the end yung liwanag ng pag-ibig ng Diyos, pagkakaisa kapayapaan. Yan ang kagandahan ng Fatima. Nakita ng mahigit 70,000 katao ang tinatawag na The Great Miracle of the Dancing Sun. Pinagtibay nito ang pananampalataya ng mga naroroon sa mga mensahe ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ano ang kahulugan ng pagpapakita ng Mahal na Birhen? At ano ang kapalit ng pagsuway sa kanyang mga bilin? Alamin natin sa pagbabalik ng Himala sa Fatima. Sunod na mga pagbisita ng Mahal na Birheng Maria sa Fatima, inialay nina Francisco, Lucia at Jacinta ang kanilang bawat araw sa panalangin at sakripisyo. Bukod sa araw-araw na pagrosaryo, ipinamigay nila ang kanilang pagkain sa mahirap, tiniis ang uhaw, lalo na kapag mainit ang araw. Nagtali sila ng magaspang na lubid sa katawan at hindi inalintana ang mga biro at pangungutya dahil nagpakita sa kanila ang Ina ng Diyos. Batid ng mga bata na dalawa sa kanila ay maagang haharap sa kamatayan. Masaya nilang hinintay ang pagdating ng araw na makakapiling nila ang mahal na ina at anak niyang si Jesus sa langit. Isang taon matapos ang mga himala sa Fatima, dinapuan ng matinding trangkaso ang magkapatid na Francisco at Jacinta Marto. Naunang binawian ang buhay si Francisco sa edad na 10 noong April 4, 1919. Sumunod si Jacinta noong Febrero 20, 1920. Sa loob ng sementeryong ito, matatagpuan ang libingan ni Francisco at ng kanyang kapatid na si Jacinta. Matapos ang ilang panahon, muling hinukay ang kanilang mga labi at inilipat sa santuwaryo ng Fatima. Hanggang kamatayan, dinala ni Francisco at Jacinta ang mga lihim na mensahe ng Mahal na Birhen ng Fatima. Naiwan kay Lucia ang isang mabigat na responsibilidad upang ipahayag ang mga lihim na ito. Nagpakita ang babae na tulad ng dati. Pero sa oras na yun, napapalot siya ng kalungkutan. May tatlong bahagi ang tinaguriang lihim ng Fatima na unang isiniwalat ng Mahal na Birhen sa kanyang ikatlong pagbisita sa tatlong batang pastol. Yung first secret is the vision of hell. Nasa nabi, many people go to hell. And to save them, God wishes to establish in the world devotion to my Immaculate. Yung pagkamakasarili na kasakiman, no? Yung pang-api sa kapwa, yung sarili-sarili lamang, na talagang panilin lang, yung untruthfulness,
It's really the road to hell, sinasabi nga ni Jesus. Malaging sa mata ng mga bata ang pangitain ng impyerno. Upang mailigtas ang maraming kaluluwa at makabit ang kapayapaan sa mundo, ibinili ng mahal na ina ang debosyon sa kanyang dalisay na puso o Immaculate Heart. The second secret is World War II, communist regime, persecution of the church, na pinakita rin sa tatlong bata noong July 1917, apparition. Sa ikalawang bahaging ito, hiniling ng Birhen ng Fatima ang konsagrasyon o pagtatalaga sa kanya ng Russia para makamit ang kapayapaan sa mundo. Taong 1991, bumagsak ang Union of Soviet Socialist Republic, kung saan kabilang ang bansang Russia na pinakamalakas sa puwersa noon ng komunismo sa mundo. Isang pangyayaring nakita ng tatlong bata sa aparisyon ng mga birhen. Ang piraso ng pader ng Berlin ay narito sa Fatima bilang patunay na naganap ang nais ng mahal na birhen na pangibabawin ang kapayapaan. Matapos mabunyag ang dalawang bihim ng Fatima, nakiusap ang obispo na ibunyag ni Lucia ang ikatlong lihim. Taong 2,000 na nang isapubliko ni Pope John Paul II ang laman ng selyadong sobre. Ang ikatlong bahagi ng lihim ay ang pag-uusig na mararanasan ng simbahan. Nakita ng tatlong bata ang isang anghel na may hawak na nagliliyab na espada at mang tatamaan ng espada noong ang daigdig. Pinigilan ito ng mahal na birhen. Kaya yung anghel, sumigaw siya ng penance, penance, penance. At nakita nila ang isang bundok kung saan maakyat ang mga madre, mga pare, at isang obispo na nakasuot ng puti. The third secret was made manifested in the year 2000. What happened? You know that Pope St. John Paul II, really he studied, he was shot, di ba? May 13, 1981, May 13 is the apparition date of Our Lady of Fatima, and he was shot there, and he survived. 5 taon matapos mabunyag ang huling bahagi ng lihim, pumanaw si Lucia dos Santos noong Febrero 13, 2005 sa edad na 97. Makalipas naman ang 2 buwan, pumanaw si Pope John Paul II. Bukod sa mga naunang bilin, hiniling din ng mahal na birhen ang pag-aalay ng 5 unang Sabadong Debosyon o ang First Five Saturday Devotion para pag-aanin ang kalooban ng Panginoong Diyos, ni Jesucristo at Birheng Maria sa mga kasalanang ginawa ng tao na nakasakit sa dalisay na puso ng mahal na ina. Marami ang naniniwala na hindi pa lubusang naisa sa publiko ang kabuuan ng ikatlong bahagi ng lihim ng Fatima dahil sa mga pagsubok at kontrobersyang hinaharap ng simbahang Katolika. Pero iginiit ng Vatican na lubusan ang nailahad ang mga lihim ng mahal na birhen. Patuloy na binabayo ng intriga at eskandalo ang simbahan. Sa kabila nito, marami pa ring Pilipino ang nananatiling matatag ang pananampalataya sa Panginoon at patuloy na dumudulog sa mahal na birhen. Kita ko ngayon mga sundalo, yung bullets nila na yung naka-chain, nandyan sa ano talaga nila. Sabi ko na po, kung ipuputok nga, kahit na isang bullet lang ito, wala, patay ka na rin. Habang nagdadasal nga kami, mayroong ray of light. Alam mo, sister, dyan sa harapan ninyo, mayroong babae, hindi karaniwang mukha. Ganda-ganda niya.
magbabalik ang Himala sa Fatima. In this episode, we continue rediscovering the city's colorful multicultural heritage and how the past is simultaneously preserved and reinvented to produce one of the world's most vibrant food, shopping, and holiday destinations. Nagbabalik ang Himala sa Fatima. Malapit sa puso ng mga Pilipino ang Mahal na Birhen ng Fatima. Nakasulat na sa bawat pahina ng ating kasaysayan ang papel na ginampanan nito sa ating demokrasya. Nagbigay ng lakas ng loob sa ating mga mamamayang Pilipino ang Mahal na Birhen upang ipaglaban ang sa tingin nila ay makabubuti sa ating sambayanan. Mahigit 3 dekada makalipas ang EDSA People Power Revolution. Hindi pa rin makapaniwala si Sister Porfeira Ocariza o Sister Pingping na iniharang niya ang kanyang sarili noon sa tangke. First time in history talaga nakakita ako ng mga tangke, 3 pa eh. Tapos yung gulong, yung gulong niya, yung parabang sa bulldozer na talagang naka-chain. Kaya sabi ko, uy, nako. Tapos nandoon na nakita ko ngayon mga sundalo, yung bullets nila na naka-chain. Nandiyan sa talaga nila. Sabi ko, nako, kung ipuputok na kahit na isang bullet lang ito, wala, patay ka na rin. Hindi inakala ni Sister Pingping na mapupunta siya sa ganong sitwasyon. Masasabing itinulak lamang siya ng pagkakataon. Kami dalawang nga, Sister Terry, kami inahawakan ng mga tao. Sister, huwag kayong alis kasi nandito pa yung mga tangke. Mag-rosary tayo. Diyan kayo sa harapan kasi wala kayong pamilya. Actually, yung nilulha namin, asfalto ba? Sabi ko, pinis ko na lang talaga yun kasi kung mamumove ka, maapakan mo rin yung mga tao. Kasi nagkapit-bising na. Pero tulad ng sundalong hindi aatras sa laban, hinarap ni Sister Pingping ang hamon. Ang tangi niyang sandata, rosaryo at panalangin. Sa larawang ito, nakuha sa EDSA, kita sa mga mata ni Sister Pingping ang tapang sa harap ng panganib. Kwento niya, kailangan niyang sumigaw sa pagrosaryo para marinig at masundan siya ng mga tao. Nag-imagine ako sa tangke na si Jesus yun before the Blessed Sacrament. Parang kinakausap ko lang siya ba, nandiyan sa harapan ko. Yung bunga nga ako malaki. Hail Mary kasi yun eh. Hail Mary. Dahil nawala man kaming megapon that time. May wala pa yung mga ano eh. Kaya para marinig pa sa iba. Hindi natinag si Sister Pingping kahit na nagbigay ng ultimatum ang Malacanang para umalis sila sa lugar. Kalahating oras ang ibinigay sa kanila, kundi pasasabugan sila. Pero hindi pa rin sila umatras hanggang sa may makita umanong magandang babae ang mga tao. Habang nagdadasal na kami, mayroong ray of light. Yung ray of light nag-strike sa amin at saka sa sundalo ba. Mismo yung mga tao, Sister, alam mo Sister, diyan sa harapan ninyo, mayroong babae, hindi karaniwang mukha, ganda-ganda niya. Kaya kampante talaga ako, confident at lalaga ako, nandiyan talaga siya, buhay na buhay. Nakita rin umano ng mga sundalo ang imahe na naging dahilan para magbaba sila ng armas. Yung sinasabi when the soldiers were ordered to bomb yung 3 million people doon sa Road de Santola na yon. And sinasabi, this is a news that really spread that time. That the soldiers even went to Carlos. And that was a news, really, I was a seminarian that time, 1986. Pero it really spread like fire, which people really believe. Nasabi doon ng mga soldiers na to in helicopter yata about to drop the bombs, about they were already ordered.
to protect the people. Yun, they saw this time the face of Our Lady at EDSA hovering over the place. That's the reason why Cardinal Sin, di ba, truly believe in that. Nagpagawa sa agad ng statue Our Lady of EDSA. Ang pangalan yun, actually, sabi ni Cardinal Sin, Our Lady Mary Queen of Peace. Pero naging popular known as Our Lady of EDSA. Kasi doon nangyari supposedly sa crossroad. Sadyang binago ng 1986 People Power Revolution ang kasaysayan ng Pilipinas. Pero isa lang ang pangyayari ito sa maraming pagkakataong ipinakita ng mga Katolikong Pilipino ang lalim ng kanilang pananampalataya sa Mahal na Birheng Maria. Why did it have to happen to me? Para Mama Mary, why did it happen to me? Matagal akong nag-serve sa'yo. Matagal akong nag-serve sa simbahan. Magbabalik ang Himala sa Fatima. Nagbabalik ang Himala sa Fatima. Mahalaga ang papel ng isang ina sa buhay ng mga Pilipino. Kapag may sakit tayo o nasasaktan, ang unang tinatawag si nanay o si mama. Kapag natatakot o nalulungkot, kadalasang unang nasasambit si nanay o mama. Kapag may kailangan o pabor o nais mapalapit sa isang tao, kadalasan ay idinadaan sa pakiusap o pagsuyo sa ina. Ayon kay Father Jerry Orbos, isang paring deboto ng Mahal na Birhen, ganyan ang relasyon ng mga Katolikong Pilipino sa Birheng Maria. Likas na ang Pilipino malapit sa ina. Hindi po pwedeng tanggalin niyo yung ina sa buhay ni Kristo, sa buhay ng Kristiyano. It's a mother who comforts us, pinapalambot ang mga puso natin, pinapalawak po ang pananaw natin at pinapalakasan po ang higpit ng kapitan natin. Dahil sa espesyal na relasyong ito, masuyong tinatawag ng mga Pilipino ang mahal na ina na Mama Mary. Panahon ng Kastila nang mapansin ang matinding debosyon ng mga Pilipino kay Maria. Tinawag tayo ng mga Espanyol na Pueblo Amante de Maria. Isang bayang nagmamahal kay Maria, isang bayang sumisinta kay Maria. Parang a nation in love with Mary. Noon hanggang ngayon, bawat simbahan at halos bawat tahanan ay may imahe ng Birhen, kasama ng imahe ni Jesus sa krus at rebulto ng iba't ibang santo. Para sa mga Katoliko sa buong mundo, si Maria ang tagapamagitan para tumatag ang kanilang pananampalataya at mapalapit sa Diyos. Siya rin ang personal na patunay na kapiling natin ang Panginoong Diyos na totoo at buhay. Lumaki sa pamilyang relihiyoso at deboto ng Mahal na Birheng Maria na kagisnana ni Gilson Tio ang paglilingkod sa simbahan. Pero sa edad na 31, sinubok ng pagkakataon ang tibay ng kanyang pananampalataya. Noong 2014, nagkaroon po ako ng acute myeloid leukemia. Akala ko po ay nagkamali ng diagnosis ang doktor. Subalit after ng second opinion ay yun din ang naging diagnosis ng sumunod na doktor.
Kaya nasubukan po ng husto ang aking pananampalataya, ang aking pagkapit sa pinaniniwalaan ko. Natatandaan ko noon na umiiyak ako dahil hindi talaga ako makapaniwala nung una. Why did it have to happen to me? Para Mama Mary, why did it happen to me? Matagal akong nag-serve sa'yo. Matagal akong nag-serve sa simbahan. Sa kabila ng sitwasyong ito, mas kumapit pa siya sa Diyos at sa Birheng Maria. Sana kayanin ko. Kasi ito yung fear of the unknown. Parang hindi mo alam kung ano yung pagdadaanan mo. Dahil wala kang idea kung anong klaseng sakit yun, no? Naging malaking tulong para sa akin yung rosaryo. Yung dadasal ng rosaryo araw-araw na hanggang sa ngayon ay sinisikap ko na hindi matapos ang isang araw na hindi ko madasal. Kasi doon talaga ako kumuha ng lakas noong mga panahon na sobrang nanghihina talaga ako dahil sa pagsubok na ibinigay sa akin ng Panginoon. Naalala ko pa, no, kapag pupunta kami sa ospital upang magpa-confine, matagal ang confinement ko. Ang unang buwan ng confinement ay tumagal lang halos isang buwan. Ang pinakamabilis na confinement ay 1 to 2 weeks. So, sa lahat ng mga panahon na inilagi ko sa ospital, lagi-lagi kong dala yung maliit na imaheng ko ng Our Lady of Fatima. Lagi kong kasama sa ospital. Ilang buwan ding nakipaglaban sa cancer si Gilson. Hanggang sa isang araw. Naniniwala ako na hindi lamang ang medisina ang nakapagpagaling sa akin, kundi ang aking pananampalataya. Lalong-lalo na ang aking mga pananalangin sa mahal na Birhen ng Fatima. So I offered everything, especially for the conversion of sinners. Ito yung lagi ko naalala sa mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima, yung pag-aalay ng mga pagpapakasakit. Kaya nung pong dumating yung panahon na ako ay sinubok dahil sa aking pagkakasakit, yun ang ginawa ko. Inalay ko lahat yung mga sakit na naramdaman ko. Ang Pilipinas ay itinuturing na bayan ni Maria. Noong taong 2017, idiniklara ang 8 ng Disyembre na Pista ng Imakulada o Immaculate Conception bilang holiday. At kamakailan lamang, idiniklara na rin bilang special working holiday ang Setyembre 8 na itinuturing namang kaarawan ng Mahal na Ina. If you will connect that, yung story that time, kakalimutan ka talaga. Na you go there, tapos sabi ng Blessed Mother na nasa Philippines siya. Ibig sabihin, she's really a mother na gusto tayong tulungan na hindi tayo magpataya. Sa isang taon, 4 silang namatay. So parang sobrang bigat ng dibdib ko, nawala ako sa kay God. Kasi nga, parang yung mga mahal ko nawala agad. Para bang naging matabang ako. Dahil sa dami-dami, bakit ako pa? Magpapatuloy ang Sa Fatima. Mahigit 100 taon na mula nang magpakita ang Mahal na Birhen sa 3 batang pastol sa Fatima. 3 ang mahalagang mensaheng ipinabot niya sa pamagitan ni Jacinta, Francisco at Lucia. Ang kahalagahan ng araw-araw na pagrosaryo. Ang pagsisisi sa mga kasalanan ng tao. At pagpapakabanal para makamit ang kapayapaan at kaligtasan. Actually, yung kabanalan, the way they understood it in Fatima, the way that 3 children, Jacinta, Lucia, Francisco understood it,
yung faithfulness in their ordinary duties in life. Yung sa atin, we can say it, holiness is not only to do the will of God, to follow Jesus Christ's teaching, but to live a life led by the Holy Spirit, a life of faith, hope, and love. Pero para kay Pinky Bagano, hindi madali ang naging paraan upang malaman niya ang mensahe ng Mahal na Birhen ng Fatima. I opened my heart to Jesus and I surrendered everything. And when I came back, I received the greatest gift ever, the gift of forgiveness. Nakilala namin si Pinky sa Fatima, Portugal. Nagtungo siya roon, hindi bilang deboto ng Mahal na Birhen, kundi sa imbitasyon ng kaibigang sumama sa Fatima Pilgrimage. Mabigat ang pinagdaanan ni Pinky. Kamakailan lang, magkakasunod na namatay ang mister at mga kapatid ni Pinky. Sa sobrang sakit ng kanyang karanasan, kinwestiyon niya ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa kanya. After noon, parang na-depress na ako. Kasi kabady-body ko yung kapatid kong yun, tsaka mister ko, nawala na. So after pumunta kami sa States, January 9, dumating kami. Kapatid ko naman na may cancer, namatay na rin ng January 23. So sa isang taon, apat silang namatay. So parang sobrang bigat ng dibdib ko, nawala ako sa kay God. Kasi nga, parang yung mga mahal ko nawala agad. Apat sila. Para bang naging matabang ako. Dahil sa dami-dami, bakit ako pa? Nais lang noon ni Pinky na magpahinga sa pagpunta niya sa Fatima at mawala ang bigat ng dinadalang hinanakit. Mahila ko yung bigat ng nararamdaman ko sa sarili ko. Mahil ko yung puso ko na parang may konting sakit. Hindi inasahan ni Pinky na isang himala ang magaganap sa kanyang buhay. Nung nandito na ako, nag-prosesyon tayo, para bang kinilabutan ako, tsaka na nagpunta tayo sa Santa Rem. Nung nakahawak ako sa kanya, parang binihusan ako ng lamig sa katawan. Sa pagkakataong yun, lahat ng sama ng loob ni Pinky ay nawala. At sa isang iglap, natanggap niya ang mga nangyari sa kanya. Sinabi ko, Lord, patawad kasi nga nawalan ako ng ano sa sarili ko eh. Sorry po dun sa mga parang ano yung pananampalataya ko. Pero nung nandito ako, bumalik kasi naramdaman ko si Fatima na nandito sa akin ngayon. Dahil lumuwag talaga kalooban ko. Pag-asa. Iyan ang nakapaloob sa mensahe ng Mahal na Birhen ng Fatima. Pag-asang matatapos ang kasalanan at kasakiman ng tao na nagresulta sa mga digmaan at trahedya, pagkasira ng kalikasan at pagkagutom ng maraming tao. Kasi nag-Madre Sister Lucia para marayusa sa Portugal, dala siya ng bishop sa Spain na. At nagpakita si Mama Mary 1929, then tuwi sa Spain yung puso niya. May tinik. Tapos nakita si Mama Mary, parang umiiyak na. Tapos yung tinik ng puso ni Maria, tapos parang may sugat. Pierced by ungrateful men. Tinusok ng mga tao na parang walang utang na loob sa Diyos. Yun ang ginamit the word. Walang utang na loob sa Diyos. Tapos sinabi ni Jesus, can you at least console my mother?
pagkaanim yung paghihirap ng akin nanay. Kasi hirap na siya. Kung noon ay puno na ng tusok ang puso ng mahal na ina, paano pa kaya ngayon na ang rosaryo ay tila palamuti na lamang para sa ilan? Ngunit nakakalimot man ang karamihan sa pagrosaryo, ang pagmamahal para sa atin ng mahal na Birheng Maria ay hindi kailanman magbabago. Araw-araw, marami sa atin ang pinanghihinaan ng loob dahilan sa mga problema na kanilang dinadala. Kaya ang iba ay nagtutungo dito sa Fatima para humiling ng isang himala at kanya-kanyang katugunan sa kahilingan ng kanilang mga puso. Umiiyak tayo sa Diyos, itinatanong natin sa Panginoon, bakit kinakailangang dumaan tayo sa ganitong mga pagsubok sa kadiliman ng ating buhay? Ngunit, himala nga ba ang ating kailangan upang maniwala tayo na mayroong Diyos na palagi nating kasama? Ang himala ay nasa ating mga puso. Tatutupad lamang ito kung tutuparin natin ang mensahe ng Mahal na Birhen ng patuloy na pagdarasal. Pagdarasal ng may pag-asa at pananampalataya. Ito po si Brother June Banag, OP.